Fernando. Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Magandang hapon! Good afternoon mga listeners! Kayo po ay nasa DZRJ 8:10 AM. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. And yes, nako, wala po again si Queen Rodel Fernando. At ako po ngayon ay si DJ Tony, ang inyong lingkod. Ayan, tumalon lamang po ako mula sa aming programa Usapang Babae. Huwag po kayong mag-alala, sasamahin po namin kayo muli ni Miss Pelita Peralta Uy hanggang alas 4 ng hapon para sa isang hapon Galorian, ayan, with the Galorians, ayan. Sa palagay nyo. Ay, bakit na-press ko yon? Ang biglang nagsapalagay. Sa palagay ko. Hello, Rodel. Kami muna'y humahalili kay Rodel. Kung nasaan ka man ngayon. At syempre, nandito na naman kami ni Tony. I know. Ako po si Pelita Peralta Uy. Oh, kilala niyo ako. Diyosa ako dati dito. At ako, sino ang tawag nila sa? Prinsesa. Ayan, Prinsesa. Hello mga Galorians. Nandito na naman tayo. Sabi ko sa inyo, magkikita-kita pa rin tayo. May baon ka ba, Miss Pelit? Ang baon ko, ano? Ewan ko, ang nabaon ko, yung alien. Alien. Yung UFO, hindi ba? Okay, ano yun? Nakita ko yun. Hindi ko lang I have many friends in LA, in Los Angeles, and they told me, talagang hindi sila naniniwala sa military attest. Because if you, kung nakita mo, bumababa eh. Bumababa yung, ilaw? Bumababa yung kung anumang object yan. Okay. Ang lapit talaga. Mm-hmm. Talagang makikita mo, talagang ganun siya kalapit. At ang liwanag niya ay kakaiba. Talagang unexplained, no? So, ang sinasabi nila, ito ay military activity. Yeah, it's a missile launch test. Okay. Na ginagamit naman nila yan since 1945. So, ano sinasabi nila? Alien itong mga ito. Siyempre, sinasabi ng mga Los Angeles, my gosh, we haven't seen like that before. Now, they're starting to believe about the UFOs, no? Mm-mm, kasi pag nakakita ka, mahirap explain. At my gosh, you're talking about California here. Mm-hmm, at ang oras ay 6:30 PM. Pauwi ang mga tao na sa mga labas, di ba? At since 1945, yun naman lagi na-explain pag may ganyan. Yes. It's always like a missile launch. Mm-hmm. Ikaw ba? Anong stand mo doon? Anong tingin mo dyan? Kung may alam mo, alien? I always believe walang usok. Wala. Pag walang sunog. Hindi. walang pag-uusapan na gano'n kung walang ano. No? Sa akin, since hindi naman pa siya talaga napapatunayan. Pero, mahilig kasi ako sa mga ganyan extraterrestrial movies. And somehow naniniwala ako. Kaya, oo. Ako para may mga kumukontak kung sa meron atin. Kung meron mga celebrity na alien, pwedeng si Steven Spielberg yan. Siya nag-umpisa niyan, di ba? Yung mga ibalik ginagawa si niya. Ibalik niya si E.T. Nagalit siya. Bakit niya sinundo si E.T.? Ako stand ko dyan, ito. Who cares kung meron? Okay. Kung may ibang creation sa ibang planets, ba't tayo lang ba planeta dito? Totoo. Oh, bakit? Feeling nyo, tayo lang ang pinakamatatalino. Oh, kasi sila Martians, tayo Earthlings. Anong difference nun? Di ba? Gusto ko yan, Earthlings. Earthlings tayo. At ito, ang kailangan na problema dyan is, bakit sila nandito? Oo nga. So what kung may buhay sa ibang mga planeta? Ano ngayon? Dahil buhay din naman tayo, di ba? So lang nila tayong susunduin. Pero ano ang gusto nila dito? Yan ang problema. Why are they here? Why are they visiting? Unless meron na silang tinatawag na Earth Tour. Di ba? Parang Earth Tour ang Martian. Kung tayo may mga Asian Tour, ganyan-ganyan. Merong Earth Tour sila. Punta tayo doon, maganda doon. Nakakatakot! Diba? Earth Tour? Ano ba yan? Earth Tour. Pero ano, ayan, ako,
galore yan, showbiz. Parang, ano? Nakakagulat. Correct. Anyway. Anong mga chismis mo dyan? Naku nga pala sa mga ating mga galore yan. Ano? Biglang naalala ko lang. Ano? Magtataas ang oil. Ang layo sa showbiz. Ano ba? Kinoconnect lang namin. Ako magtataas. So ang, anong oil ang tataas? Gasolina? Gasolina at ano? Diyos ko, na naman. Diesel, for sure. Ayan, naman. Nakakalungkot. Oo, biglang naglungkutan ang mukha na. Both ito sa ano ha, syempre nakakalungkot sa mga, may sasakyan at sa mga commuters na rin kasi baka taasan din ang lahat. Pag parang naging komentaryo tayo. Actually, pag nataba, oo nga, bigat na komentaryo dito. Mamaya yung ano yung oras nating si ano, si Toto, ano? Tolle? Oo. Lorenio? Kami na rin ang, ano, usapang ano na to eh, usapang bansa na rin. Itutuloy na namin ito na hanggang partner. Kasama na rin kami sa'yo. Totoo. Anyway, sa mga latest naman, no weekend kasi medyo tulog. Oh, alam mo ang daming gumagawa ng albums ngayon, ano? Like ang Kala Liri will be celebrating the 10th anniversary nila. Oh, wow. Ang tagal na pala nila, ha. Oh, yes. Si Kian, ano? Kian Cipriano. At ako'y natutuwa sa batang 'yan. Okay. Alam mo kung bakit? 'Di ba most of the bands, the disband 'yan, dahil umaalis yung lead singer. Oo. Pag meron na silang opportunity, hindi ba pag medyo okay, I'm having a name by myself, iiwan nilang banda. And they will come out na sila na lang, solo artist. Yes. So nawawala yung banda. But Kian, from the start, nakausap ko yan before, then he will never leave the band, Kala Lili. And now, 10 years na sila. Yes. And Kian Cipriano, as himself, no, as an actor, nag-hosting, diba? As a singer, performer of his own, right? Ay hindi umalis sa Kala Lili. Mm-hmm. Sinasabi nga niya, ang Kian Cipriano ay Kala Lili. Mm-hmm. At 10th year nila, sila may bagong album. Uh-oh. Wala mo kanilang career. Ano? Parang nakwento mo na yan. Oo. Ay, Bitter Song. Bitter Song. Ayan. Ako, congratulations sa Kala Lili. Bantayan niya yan. At least may mga gumagawa. Kasi I really like OPM, no? Uh-oh. So, ako'y natutuwa kapag may mga bagong komposisyon na lalabas. Uh-oh. At siyempre, ating... Yeah, you support OPM. Yes, I do. Uh-huh. I do. Kasi for me, no? Pag sinabi mong OPM, you're not only talking about the artist. Diba? Ang pinag-uusapan dyan ay kanta. Uh-oh. At pag wala na nagko-compose ng mga bago, may hintohin, di ba? At syempre, ang ating guest natin na si Mr. Jim Paredes coming out. Yes, din pala, sa may album pala siya ginagawa, diba? Yung sinasabi niya, yung... Na may mga collaboration. May 10 songs na siya. Eight songs. 8 songs pa lang. Sorry. Ayan. At pero, meron siyang collaboration with Rock 9. Oo, nakakatuwa. Sino pa sinabi niya? Noel Cabangon. Young and new artists. Noel Cabangon. Buboy, of course. Ang Apo Hiking din yung kasama. Yes. So I'm excited about those albums coming out. Uh-oh. Bumibili lang ng mga albums eh. Uh-oh. Mind you, ha? Galore yan. So wag pong bibili ng pirated. Ayan, ako. Let's support it. Oo. Kasi walang kikitain ang industriya. Oh, alam mo, magpapatay yan. Kasi kapag pag hindi kumita ang mga nagpo-produce ng albums, titigil. Diba? Kasi sasabihin natin, mahal ang album, mahal ho ang mag-produce ng album. And then suddenly, bibilin mo lamang ng gano'n, inakaw lang. Ang nakaw ho yan, yung binibili niyong pirated. Yan po ay nakaw. So, wag nating supportahan ang mga magnanakaw. Of course. Wala pa daw kapalit? Ang alin? Si Angel Locsin bilang Darna. Tony, natawagan ka na ba? Na-offer ka di na ba? Hindi pa nga eh. Ayan, dear Eric Mati. Oo, eto po kami. Ika-apply po kami. Ano ba klaseng Darna gusto mo? Oo, ano? Pero kasi nga naman, sa ngayon, sige, sinong naiisip mo? Ako si Maha Salvador. Okay. Sa utak ko. Oo, talaga? Maha. Sa bagay, no? Meron siyang
Pinay feature na pang hero. Huwag na masyado masaktan yung iba na mga pwedeng pilihan. Pero ako, ang nasa utak ko si Maha. Si Maha. Mm-hmm. Kasi one is si Maha's dancer, eh. Uh-oh. So, ibig sabihin yung katawan niyan ay flexible na. Parang nakikita ko siya pwedeng darna. Talaga. Uh-oh. Kunin niyo si Maha Salvador. Ayan, ako naman. Ah, talaga namang nagsuggest pa. Oo, sana pumunta dito si Maha. Pag nasunod yan, sabi mo kay Maha, sinabi ko. Oo, for sure, malalaman Maha, yan. Maha Salvador. Alam mo, naalala ko lang, Ian Cipriano. Ex siya nung college friend. Ay, yung kid mo naman magaganan. Ba't may ganun ka? Nalala ko lang. Kasi na-meet ko na siya once. Sa, nag-promote sila ng album nila. Kalimutan ko kung ano yung promote nila. Pero ayan, nakalimutan ko siyang itanong kung totoo ba talagang naging sila. Oo. Ano pangalan ng friend ba? Tanong natin. Ah, sige. Off-air. Itanong. Ano, sabihin ko sa Maybe we will invite Kian Cipriano to have a part 2. Nung usapan na ano, na yung kay Jim Paredes na topic, pwede. Kung ano bang nasa isip ng isang kalalakihan. Uh-huh. So ngayon kunin natin isang bachelor. Okay. Hindi ba? Like Kian Cipriano. Mm-hmm. So maybe we can invite him here. Wala po ba siyang girlfriend? Oh, hindi pwedeng sabihin. Meron. Meron na. Ah, hindi naman niya dineda na. Uh-huh. Si China. Tarka ako na nagsabi, ano? Or Kian, oh my gosh! China, sila na. Akala ko rumor pa lang. Diba kausap ko siya sa ano? Oo. Hindi nga dinadanay. Okay. At tuwa nga ako sa kanya na in love si Kian. Because si Kian nagkaroon ng reputasyon na babaero. Oh, oh. Then suddenly now, you know, see, man, can just fall in love. Of course. Unexpectedly. Uh-oh. Who with would the right think? Woman. Yeah, ba? Who would think Kian and China? Ang layo, di ba? Kasi ano to eh. Band start. Oo. Okay, anyway, ngayon po, it is now 3:15 at ang oras na ito ay... This time check is brought to you by Aiku. Get cool with Aiku. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore kasama si Rodel Ocampo Fernando Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alright! Ako po si DJ Tony at kasama ko ngayon si Miss Felita Peralta. Uy! Dito sa Showbiz Galore! Hello, hello, hello! Good afternoon mga Galorians! Mm-hmm. Uy! Belated happy birthday! Kanino? To Miss Bea Binene. Ayan, she Bea just turned Binene, happy 18. Birthday! Uh-oh. Dalaga na siya! Oo, mabait tong batang to. I was able to meet her as well. Okay, and ito na nga, na-overwhelmed daw ang ating favorite. Si Maine Mendoza, she gets sentimental kasi ang dami nilang albums. Ay, albums. Billboards albums. Albums sa kalsada. Malalaking albums. Billboards. Dumami ng dumami. Hindi lang billboards. Giant, everywhere. Giant billboards, ha? Ayan. Giant billboards. Along they have so many endorsements. Along, tuloy-tuloy. May pelikulan sunod-sunod. Uh-oh. I think they are booked. Ha? They are booked hanggang next year. Oo. Yes. Nako, main lang ha. Nako, ingat din. Kasi ano mong biglang success, nakakatakot. Ha? Oo. Carry it well. Kasi dream pala ng batang ito na ano, magkaroon siya ng billboard someday. At saka ano, matagal na niyang gusto talagang mag-artista. Maging celebrity. And you got it so fast. Kaya ako yung ninenervous kasi alam mo, bata eh, diba? Pag pero pinasok, I think naman, ano, maganda yung... I just hope you have, ano... Yung support ng parents, family. Yes, kaya, sana wag bitawa ng mga magulang, ano? Mm-hmm. At ang mga taong sana ng mga nakapaligid ay tama ang ina-advise sa batang yan. Diba? Very vulnerable ka to change. Mm-hmm. Diba? Pag sumobra ang success. Yung so fame. Ingat. Yung fame. You have to bring it off. Sabi nga nila, nakakabulag ang... Oo, carry it well, hindi ba? Ang kasikatan. Lalo na yung ano, yung shock. May culture shock yan eh. Yes. From a very, from a simple life, yes, na malaya kang nakakalabas, mm-hmm, then you can do what you want, and suddenly now, kahit saan ka magpunta, ay wala ka ng privacy. Mm-hmm. And sometimes, being on top, may loneliness, yes, no? So, siyempre. Oo. So, sana you will not change me. Uh-oh.
At sana pag-open na ang kanilang schedule, oh. Oo, ano, dapat pumunta sila dito. Oo, mag-visit nila tayo talaga. Mag-visit. Tayo yung binisita. Ayan. Anyway, ayan. Dream lang. Ay, ito. Nako. Umabot. Umabot na ang 100 million. Ang kinita ng second movie ni na Enrique Gil at Liza or Liz. Ano ba? Liza Severino. Liza Soberano. Na Every Day I Love You. Yes. Alam ko ba't alam ko tayo? Ah, bakit? Oh, dahil panood ko. Dahil maganda. Maganda. Oh, sige. Si Liza Severano talaga, it's galing. Talaga. Sobrang galing niya. I really like that girl. Talented talaga. So, ayaw mo siyang siya yung next Darna? Hindi pa? No. Not yet? Hindi bagay. Hindi pa. I'm sorry. I really like her, but not for Darna. Oo. Maganda yung pelikula. Yes. Maganda yung pelikula. Hi to Mommy, oh. Super fan niya. Super fan. Super, paano ba? Super fan niya nga. O, dito ako magulat. Alam mo kung sino talaga ang yayang-yaya manood niyan? Oh, who? Si Joshua. Dahil type to si Liza. Maka-crush. Ah, type to si Liza Severano. Ay, Josh. Nako. Ay, Joshua. Uy, mahirap yung ganyan pag super ganda yung girl, ay, yung crush. Tapos hindi pa nagkaka-girlfriend. Ano, paano? Mahirap yung sobrang ganda yung crush tapos hindi pa nagkaka-girlfriend. Lalo na pag artista. Ah, si Joshua, bigla artista. Tingin ko mas mahirapan sila kay Josh. Oo, diba? Oo, oh, feeling nun, ano, confident siya. Anyway, congratulations, Enrique Hill and Liza Severano. At nakakatuwa, no? Because before that movie, di ba nagkaroon ng scandal si Enrique? For being drunk. Okay, akala ko anong scandal na ito. Binastos niya sina Jesse Menjola, diba, sina Liza, na muntik siyang masapak ni Lucky Manzano, diba? Uy, speaking of Jesse Menjola, hiwalay na sila ng kanyang boyfriend. Actually, yung parang nasisisi lagi si Jesse pa, na parang nung pumasok ulit sa buhay ni, But I think she's a good girl. Yes, actually, on the contrary, parang ang feeling ko, si JM, JM de Guzman. Parang pag wala si si Jesse, nagugulo siya. Talaga. Si Jesse nga nakasubaybay sa kanya. Bumalik ano? Hay. And nababalita lang po kasi no, nababalita po na si JM de Guzman ay bumalik na naman sa bisyo. Oh. Kaya medyo yung mga shows na nawawala na naman. Ano bisyo ito? Sila sabi drugs. Ooh. Yung dati rin na reason, di ba, na-rehab pa siya. Uh-oh. At ang ganda-ganda ng balik niya doon sa tadhana, no? This thing called tadhana. Uh-oh. At after that, talagang nabigyan siya ng pagkakataon na napakarami. Di ba, yung Metro Manila Film Festival na movie ay nailipat na ngayon. Uh-oh. Napunta kay Jericho Rosales. Mm-hmm. Sa akin, ang hinahing ako sa ganun. Yes. You were given a second chance. Oo. At saka ano, talented. Bumalik tayo doon sa pagiging usapang babae. Kasi diba, once naman yung relationship, lalo na yung nakaka-inspire naman sa'yo, tumutulong sa'yo yung kapartner mo. Diba? Pero we don't know. Hindi natin alam kung anong nangyari talaga. Oo, sana man lang. No? Sana hindi totoo na bumalik siya. Sa pagiging ganun. Wag. Uh-oh. Kasi talagang for me, no, to be given a chance again. Uh-huh. Sa daming artista ngayon. Uh-oh. At binigyan ka. Binigyan ka na pagkakataon, tinanggap ka ulit ng mga tao. Mm-hmm. So, wag naman, JM. You're such a talented guy. Oo. Diba? Gusto ko siya, actually. Mm-mm. At ito, yung one of your friends. Ito. Ano yun? Augie Alcacid, kasama sa Pasko, ang dalawa niyang pamilya. Ito nga yung may tuturing. Talagang dalawa niyang pamilya. Oo, kasi modern family nga silang ituturing. No? Kasi the real... Miss Regine is very is in good terms with with the ex, even before, diba? Ilang magandang ginawa ni Augie. Diyan ako nabilib sa taong yan. Alam mo rin, napansin ko kasi, no, sa palagay ko lang, ano sa palagay niyo? Sige. Sa palagay niyo. Kasi kaya ganun, kasi magkaiba ng lahi. Anong ibig sabihin? Australian, right? Si Michelle. Mm-mm. Tapos Pinay, parang kaya mong, may ganun eh, may acceptance na okay lang. Pero pag both Pinay, tapos, alam mo yun? In the same country. Oo. The same crowd siguro. Oo, parang pero ano. Still, no, Michelle, nag-artista din, nasa same crowd sila. Pero, basta, may iba kasi. Parang mas acceptable. I think, kapag, ang magandang ginawa, ni Augie. He waited for the right time to reveal the relationship. That's number one. Mm-hmm.
kahit hindi ba parang pwede niya, parang kahit ano, tinahimik niya. Mm-hmm. Because he wanted the family na maayos muna. Yes. At ito yung isang pinaka mahalagang nakita ko doon, yung mga anak nila. Mm-mm. Diba? No. Oh, kita mo, yun diba parang may respeto kay Regine, yes. Hindi ba? And si Augie never failed na kahit iwalay na sila to do the obligations mm-hmm. of being a father. Oh. Talagang pumupuntang Australia yan, halos lahat ng kinikita niya, pinadadala niya. Mm-hmm. Kaya wala rin namang masabi si Michelle. Oh. At ang maganda, si Regine, being a girlfriend before and now a wife, mm-hmm. Nakita ko siguro, kaya rin nagkaganon si Michelle sa kanya, na naging kaibigan niya, nakita niya na hindi siya yung parang tipong akin na si Augie ngayon. Hindi pinagdamot sa mga bata. Yes. Diba? Hindi siya yung mga, hindi nagdamot sa financial. Siguro maganda yung closure kasi. Naging nag-meet yung tamang panahon nila. Tamang panahon nila, At binigyan ng healing time. That's true. Kasi hindi kung pangit yung closure kasi ni na Augie and Michelle. At syempre may papasok ni Augie. At syempre may panahon yan, no, naghiwalay yan, ay hindi naman masasabing smooth kagad. Yes. Pero Augie was able to stand like a man din. Pili pa ako sa batang. Batang yan, no? Kaedad ko yan. Kilala ko si Augie high school pa. Okay. So, Augie, congratulations. Now, he's living a life complete. Oo, nga na-invite na natin dito sa Showbiz Galore. Ay, talaga? Siguro sa ano? Sa second chances. Let's have Augie pwede, there. Ayan. Ay, hi, hello again, Miss Precious DJ Tony. Hello to you and Original Jossa. Hello, baby. Of Showbiz Galore, Ma'am Pelita. May balita ba? Okay, may balita ba sa sexy star na si Miss Joyce Jimenez? At latest po, kung single na po ba ulit si Maricar de Mesa? For me, ang gusto ko po sana mag-Darna ay si Miss Ritz Azul or Yula Caballero, na maganda rin ang katawan at mahusay umarte. Thank you, coming from, of course, ang galing ni President, Marvin, President of, Galore. Ang galing-galing ni Marvin sa Marvin, mga artista. Marvin, maraming salamat sa'yo sa walang sound. Oh, ayan po, meron pong sinasuggest ang Ritz ating Azul, si Marvin. And Yula. Oh, yan. Yula Caballero. Oh, sa tingin daw niya ay mapapayadi rin. Oo, ano? Kasi they look, pinice. Mm-mm. Eh, di ba siyempre Darna? Oo. Una na natin to eh. Si Joyce Jimenez, ang alam ko naman dyan, ay nananahimik sa America. Is she married? I think so, yes. Maricar de Mesa, the last time, I guess nakita kami once sa nakita talaga. Wow! Nagkasabay lang naman. Nagka-coffee kayo? Nagkasabay kami sa bank appointment namin. Okay. Nakita ko kasama pa niya. I'm not sure, boyfriend siya or wife na ba? Nagpaksan na ba sila nung kanyang basketball, I'm not sure ha. Ayan. Kung talagang single na ulit si Maricar de Mesa. She's a beautiful girl. She's a beautiful girl. Maganda siya talaga. Ayan. Ayan, ako, Galorians. Tayo po ay magbe-break muna. Huwag po kayong alis dito sa DZRJ 810. Ayan. Hadalang 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumunok sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, kilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. All right,
Welcome back to Showbiz Galore. This is DJ Tony at kasama ko ngayon syempre ang aking kapartner, the Joza. Hello, hello, hello. Joza talaga. Ito pa rin kami, nagchichismisan pa rin ni Tony. Of course, Miss Pelita Perata. Mm. At ito na nga, ang ating mga favorites, talagang favorites. Ano? Alden and Maine pipigain ng kanilang network at hindi lang daw teleserye ang gagawin, kundi pati na rin kung iba-iba bang palabas sa GMA. Pati na rin movies. Ayan, madami ha, movies. Oo. Ayan, kasi nga, sinasamantala, or ang pangit pakinggan, sasamantalahin ng network ang kanilang kasikatan. Ako naman, ano, tao sila. Napapagod din. Baka magkasakit. Sana wag gawing machine. Oo. Kasi baka salip yung joy of working, mapalitan ng burden. Uh-oh. And that will start the... Parang hindi na enjoyable dun sa dalawa. Oh, parang pagod na pagod. Si Alden, nakita mo ba nagpahinga? Kung saan-saan, di ba? Right after Eat Bulaga, kung saan-saan napupunta, may Uh-oh. Shooting pa the next day. Ang ganyan eh. Uh-uh. Parang wag naman sana. Uh-oh. Wag naman. Uh-uh. At ito, nako, Danielle Padilla. Nakakatikim ng batikos. Kasi nga, bawal sa kanila, bawal sa ABS-CBN, okay, ang mag-endorso ng kandidato sa darating na eleksyon, pero sumigi pa rin siya at inendorso ang isang presidential. Ayan. Mm-hmm. Sino? Danielle Padilla. Pero sino? Sino yung presidential? Sinabi ba? Oo, pero pwede ba nating sabihin? Bakit hindi? Marrojas. Oh, okay. Oo, ayan. So, tatanggapin niya. We'll see kung mapaparusahan siya, sabi. Nababatikos. Bakit? Bawal sa kanila? Anong may ganun pala sa kanila? I don't know. Mapaparusahan kaya siya? Yun ang question. Ibig sabihin, matitira ba siya for endorsing Marrojas? Oo, or... Eh, syempre, bawat presidential ball, ano, meron niya mga tinatawag na supporters at merong, meron din na mga... bumabati ko. So, sa bawat, I think, bawat endorsement mo, kung sino mang presidente, ay meron talagang babati ko sa'yo. Mm-hmm, mm-hmm. Hindi naman lahat yan ay gusto ang isa. Hindi pero ba? Ngayon ko na ito na bawal para pala sa ABS na ganun. Mag-endorse ng kandidato. At katulad nga sinasabi natin, nag-page tayo, bakit tayo hindi? Oo, bakit tayo hindi mag-endorse? Sabi siguro nila, bakit ano naman ang makukuha na? At least, ano kami balance. And of course. Totoo lahat ang sinasabi namin. No? At ibig sabihin, pag pumayag tayo i-endorse, so talagang naniniwala tayo dun sa kandidato. Kasi kung hindi, madudulas din tayo. Oo, ano? Hindi mo napansin. Ako hindi ko kaya magtago. Grabe tayo madulas, Tony. Oo. Kaya, nako, mahirap na. Baka kung ano pa masabi natin. Siguro mas maganda na may... Mag-beach of contract tayong dalawa. Pwede tayo mag-host na lang ng kanilang mga event. Pero hindi tayo pwede lumabas. Yan na naman tayo. Nagpa-plug tayo. Plug lang ng plug. Uy! Si Mare. Si Maring Pokwang. Si Pokey. Hi to you, Miss Pokey. Malilipat na sa linggo na gabi ang long-running gag show. Okay. Mm. Banana split. Ayan. Babalik siya. Ako nakakatuwa siya. Natutuwa ako kay Pokwang. Parang very ready ang kanyang spontaneous. Ayan. Hindi yung swak lang yung pagiging tawag doon? Funny niya. Yung patawa niya. Oo, patawa niya. Mm-hmm. Oo. Hindi trying hard. Oo, hindi trying Kasi ando siya by nature. Diba, no? Parang naging work. Hindi scripted. Spontaneous. Oo, exactly. Nakakatawa yung ganyan. Para rin yung, basta mahirap yung ganun. Eh. Pero ayan, nakakatawa naman at babalik si Pokwang sa banana split. Okay. Oo. Ayan. Okay, ayan. Ano pang mga baon natin dyan, Miss Pelitz? May 110 million ka ba? 110? Oo. Bakit? Dahil ang gitara ni John Lennon ay ino-auction. Oh my gosh. Oh my gosh. Sa mga Beatles fan? Oo, yung acoustic guitar fans ni John pala. Lennon. Oo. Ang sarap siguro makuha yun. Kaya ka ba biglang natahimik ako? Kasi gusto mo. Di ba nakakagigil? Okay. My gosh, at gitara ni John Lennon. Wait, how much in dollars ba?
No, it's I think it's 110 million. Yeah, baka peso in dollars to. Okay. Or pwedeng in peso, I don't know. Grabe naman. Peso or ano pa yan, 110 million. Sinabi ba kung may proceeds na ano? Kasi mostly ganyan, ano? Yeah, tama-tama. It's $2.4 million. So, mahigit na 110 million in peso. Okay, in peso. Ayan. At ang nag-auction yan ay ang kanyang anak na si Julian. Sayang naman na binibenta mo, hindi mo. Bakit naman? Malay mo naman kailangan or hindi naman, siguro charity, ano, sa bagay, ano yan eh, mana mo na yan eh. Uh-huh. Baga parang lupa, mas malaki pa. At alam ba ito yung gitara na ito, ni John Lennon, ay kapareho sa gitara ng bandmate na si George Harrison. Ooh. At sabay nilang binili. Okay. Sabay nilang binili. So parang pareho sila, bili natin gitarang ito noong 1962. Yan ang mga gitara na ginamit sa I Want to Hold Your Hand. Alam mo ba yun? Ako, Diyos ko. Hindi masyado. Oh, I Want to Hold Your Hand. She loves you. Please, please me. All my loving and from me to you. Okay. Ang alam ko lang mga Beatles song, yung mga Michelle. Ayan. At alam mo magkano lang yung gitara niya na bili nung araw? 161 euro. Okay. Ngayon, ay siya ay 2.4 million dollars. Oh my gosh. Ganyan talaga, memorabilia sa ano. Oo. Diba? May worth talaga. May worth. Pero no, may mga tao kaya talaga. I don't know. Yung iba nga signature. What do you mean? Yung may signature lang nila. Nagkataon, biglang sumikat ng todo. Kaya yun na may mga pinapasign mo sa mga kani-kanino. You have to keep it pala. Ako hindi ko nagawa yun. Parang pag may binibigay sa'yo, biglang, oh shit, ba't ko na, di ko na alam ko nasaan. Yung mga ganun ba. Like for example, mga panahon noon, parang okay, nakapagpa-picture ka sa isang presidente. Mm-hmm. Eh di ba noon wala pa namang mga digital camera. Uh-oh. So parang pinapa-develop. So nawawala. Mm-hmm. Ganyan. Meron ako noon dati. Okay. Na hindi ko na makita. Ako titingnan mo ngayon sana. Ano negatives? Mga ganyan? Oo, di ba? Tapos parang kung titingnan mo parang, uy, panahon ni Cory, may picture ako ni Erop, di ba? Yung mga naging presidente na nagkataon, nagka-picture ka. Na ngayon naisip ko, my God, if I collected that, meron ako kasi si Noynoy, meron ako eh. Parang sabi ko, sayang. Sana na ano ko, hindi ko masyado tinago. Si Obama. Meron. May picture kay Ramos. Okay. FBR. Si FBR. Nung sa Malacanang mismo, kinasal yung anak niya, si Joe Ramos, and we were invited. And nakakatuwa, no, kwento ko lang. Si Joe Ramos is a part of Power Play Band. So kahit naging presidential daughter siya, hindi siya umalis sa bandang yun. Talaga? Tumugtog pa rin siya. Okay. Kasi hilig niya. No? Napaka-simpleng tao eh. Mm-hmm. So nung kinasal siya, invited kami kasi kaibigan namin. Mm-hmm. Eh nahuli kami. Dinala muna kami sa ano. Sinecure kami sa may oval office ni Presidente Ramos. Uh-huh. Maikwento ko lang. No? So nandun kami. So funny, like, oh my gosh. Dito siya nag-o-opisina. Uh-oh. At etong malupeto. Pumasok si President Ramos. Okay, nandun kami. Nandun kayo. Oh, pasensya na kayo. Ganyan-ganyan. Naku, nahiya ako sa mga bisita. Uh-oh. Sabi niya. Dahil sa mga protocols na yan. Uh-oh. So, siyempre, di ba, matagal security, yung protocols. Security, ano naman siya. Eh, kami pinasok muna doon para hindi mainip sa labas. Mm-hmm. Tapos, alam mo, siya mismo yung nag-ano sa amin, nag-kento, nag-ganyan. Napakabait na tao. Uh-oh. Tapos, may picture kami. Yan, hindi ko na naman na itago. Ay, sayang. Ayan yung mga ganyan. So, may mga value yan pala. Like po niya, nakakuha ka ng shoes ni Imelda Marcos. Aba, itago mo. Dahil naging ano yan, di ba? Institusyon yan, naging usapan yan, di ba? Di ba nga, nalagay na nga siya sa dictionary. Na ano? Yung ano, imeldific. Imeldific. Ayan. May bago tayong word na imeldific. Ayan. At yan ay galing. Kinuha mismo dun sa ating ano bang tawag sa kanya? Kaya mo itong ex-first lady. Oo, itong gitara ni John Lennon, hindi ako mapakali. Ano? Like FPJ. Mm. Yung mga gamit ni FPJ na yan, may value lahat. Oo. Pero I don't think ino-auction nila. No? Yung movies, alam ko, binili na. Ang alam kong naalala ko lang, strange, it's so strange, na yung tissue na ginamit ng isang Elvis. Yes, fun. Oo. Ni Elvis, nakatago pa. Nakatago. At in-auction to ha, na nabili rin for millions of dollars. Correct. Yun nga yun. Tissue. Oo, okay. Tissue. It's is Elvis. Tissue? No, because of the name Elvis. Oo, yes. Diba? And that makes them human kasi. Uh-oh. Yung mga ganyan. Sila yung nagumagamit din ng tissue. Opo, sila po'y kailangan din ng tissue. Parang siya yung ano eh, parang isa siya sa mga highest earning dead person. Like, did you see the picture of Grace Poe holding the jacket? Mm.
the maong jacket ni FPJ. Di ba lagi yung naka-jacket? Oo, yung can classic. You imagine that worth? Oo. Di ba yung jacket na yan? Magkano na yan? Di ba pag in-auction nila? Yes. Di ba? Si Dolphy, di ba? Oo, yung mga gamit din niya. At I'm sorry, no, yung alam kong movies ni FPJ na nasa FPJ Productions ownership pa. Pero yung kay Dolphy, yung alam ko, ibinili na ng ABS-CBN. I guess yung ginawa nila yung ano. May mausoleum na siya. Ayun. Museum for Dolphy. Oo. Museum for Dolphy. So, parang makikita mo doon yung kanya mga awards. Uy, alam mo, nakapunta ako sa ano, sa bahay ni Erap sa Tanay. Kasi nga, di ba, we're from Tanay. Yes, oo. Meron na siya talagang ano, naka-ready sa kanya. Pati yun? Suleyo niya. Ah, oo, talaga? Yes, ang tagal na nun ah. Mm-mm. 10 years na daw naka-ready yun. Ah, for anytime. Mm-mm. Pero ano ba, kahit naman sabihan, ano, pag si Erap ay nawala, malungkot din. Ha? Si Era, pag nawal, mayroong ano pa rin. Kasi yes, whatever you say, no? Era is not only a politician. Talaga naging actor yes, siya. Yes, diba? For a long time. At yun nga tinatawag na kilala siya in both worlds. Hindi ba? Ito, we have a texter coming from 4598. Mabuti naman po at walang plano si Kian na umalis sa banda niya kasi si Ellie Buendia nung umalis sa E-Heads. Parang tumamlay ang career. Correct. Uh-oh. At sila, Lukmin Harris, di ba? It's either, it can make or break the artist. Kasi, Miss Pilits, no, lahat naman, kapag banda kayo, yung vocalista lagi. Ang nakikita. Ang mas sumisita. Ang nakalimutan doon, ano, yung ganda ng banda mo, eh dahil may mga musikero ka sa likod. Yes, exactly. So, nagdadala. It's a team. Mm-hmm. Parang ano, di ba, yung isa pang yung bata pa silang banda. Oh, nakalimutan ko. Umalis din yung pinaka lead singer nila na wala rin, di ba? South Border, silang beses na nagpalit-palit. Yes. Mga ganun. Oo. So ako, isa pang hangako, parokya ni Edgar. Oh. Oh, si Chito Miranda. Oh, hanggang ngayon ano. Buhay pa sila, hindi ba? Uy, nakasabay ko sila sa plane. Nakakatawa. They're really really friendly. I think dapat ako ha, kung magbabanda kayo. Siguraduhin niyo sa sarili niyo ng motibo niyo. Kasi kung yung offer ng konti na ganyan, na umalis ka na sa banda mo, ikaw yung mag-solo na, ikaw naman nagdadala niyan, it goes to your head. People will always give you something na para magyabang ka. Uh-oh. Alam mo, mga sold ganyan kasi, di ba? Yung, alam mo, ikaw naman nagdadala niyan. Mm-mm. Ikaw yung ganto. Kung wala ka dyan, wala sila. Yes. You know, don't say that. Because kung sumikat ka ng team kayo, it's because team kayo. Oo. Nakakatuwa nga yung mga hindi pa nagde-disband. Oo, natutuwa ko. Yan, parokya nga. Yan, kalalili. Oh, hindi ba? Oo. Oh, ito pa. We have another texter. Ano na po kaya latest guy? Miss Charlene Gonzalez Mulak. Sana someday makapag-showbiz din ang magaganda at gwapo nilang twins na nila ni Ever Good-Looking Aga Mulak. At ang unikaihan ni Richard Gomez na si Juliana, merienda po tayo ng palabok. Sana makagawa ulit ng movie ang idol ko, ang napakagwapo na si Brad Pitt and Johnny Depp. Salamat po, Ma'am Pelita. Ang alam ko si Aga, ang alam ko ay gusto niya ang mga bata ay maging normal muna ng buhay. Oh, so hindi muna. Ganun ang gusto niya, ay makatapos. Wala mo ng showbiz. Oo, yung walang show. Kung makikita mo, no, yung sa mga ibang anak ay marami ng commercials, di ba? Yes. Sunod-sunod. Pero yung kina Aga, kita mo hindi talaga. Aga and Charlene wanted them to live a normal life first. Ang alam ko naman kay Richard Gomez, parang open yata siya for Julian. Talaga, for Julian. Si Richard naman ganun. Diba? Talaga na si Julian. Talaga na. Diyos, paano kaya nangyari yun? Sabaga, ibig sabihin ganun na ako katanda. Nakita ko siyang bata pa siya. Talaga na siya ngayon. Chubby-chubby pa siya ngayon. Ikaw ba kung ikaw ay nanay, ano? Ikaw ay artista. Mm. Gusto mo maging artista anak mo? Ay, kahit tita ay artista, do you want your child to enter showbiz? Yung idea sa akin of being a star, yes. Pero I guess hindi ako ganun ka-fully, ano? Hindi ako 100%. Hindi mo alam yun, no, kung anong mangyayari. Para kasi nga sarap na you see your daughter or your son na sa advertisement. Kaya lang yung diba sa TV? Pero kapag ano na? The influence inside. Oo, parang pag naiba na siguro yung hindi ko na siya makasama, makakasama lagi, ganun. Baka mag-iba yung values. Doon na may takot, ano? Yun yung ano. Pero siguro pag graduate na, iba pa rin yung pag-graduate sila. Pero di ba sinasabi nila? May sariling paninindigan na, nakatanim na yung mga tinuro mo. Oo. Yung ibang bata, yung ibang family, yung ano daw, iba opportunity nga rin ng showbiz. Yung iba naman, pinupush. Yes.
ayaw nung bata, pinupush. Oo. Yan ako na, ano yung parang, Diyos ko, kukurit-kurit mo yung anak mo, di ba? Para... parang hindi sumagi sa isip ko na I'll be, ano, stage, ano. Oo, you can be a stage mom, like supporting them on the right track. Yes. Pero siguro i-push mo yung bata na ayaw naman, talagang halos ano-anuhin mo yung bata para lamang sumikat. Mm-mm. Because of you, not because of the child. Oo. Oh, you know. Yes. Should you know I know talaga. What? No. Si Solen Yusuf. Ako, nagulat lang ako kasi sexy girl. Very beautiful, no? Ano siya pala? Ano? Meron silang nakaraan ni Derek Ramsey. Ano naman? Oo, di ba? Pero nag-meron girlfriend movie sila. At after nine or so years, doon lang sila ulit or ngayon lang sila ulit nagkita. I guess they're the type na ang breakup is not good. Yung hindi friends. Kasi bakit hindi? Hindi sila nag-usap matagal. Sabi nga ni, considering they're in the sabi same sabi nga ni Solen, in the same ano daw industry. Siya, parang... ano nga yun? Yung hindi pa daw siya masyadong naiilang. Naiilang siya. Awkward. The first day awkward na lang. It's like meeting a new man that pero you know. Pero sigurong hirap nun ano. Di ba yung ex mo na parang ayaw mo na siya. Parang kinalimutan mo na. You're so moved on. Pero kahit masasabi mo na she's really happy yeah. with her current relationship. At alam ko ano na rin siya eh. Parang ganito. Siya yung ano, a man engaged that I... na siya. Siya yung ano, a man that I used to know. Ah. And then suddenly na reintroduce him, di ba? Oh, again. Tapos ang ganda pa niya. Oo. Do you know that Solen used to be a big girl? Oo. Malaki siya before, di ba? Tapos ngayon biglang pumayat siya. Diba? Inspiration siya yung mga ano. Ang ganda nila tingnan ni Derek. Girls. Oh, physically, yeah. no? Yeah, yeah. Maganda sila tingnan they dalawa. They look together. Kaya nga siguro na-anuhan ng kanilang management. Yeah, tsaka may story ah. Because you know, naging past mo yan. Yes. Naging ex kayo, hindi kayo nag-uusap. Then suddenly now, pinakamalupit niya, may bed scene pa kayo. Ay, talaga. Malay mo. It's already a story, no? Siguro bago yung, pa yung kanya. Pelikula, may story na, na, no? Kaya, so there's publicity already papatok there. Papatok talaga siya. Ay, nako ah. Ang hirap siguro na, no, yung may bed scene kayo, tapos parang awkward ka pa naman. Oo. Kasi nila. Mag-usap na nga lang, di ba? Oo. Ang hirap na. Eh, what more pag ano? Walang girlfriend si Derek ngayon, ano? Parang non-showbiz. Ang nachichisel sa kanya ngayon, si Chris Aquino, di ba? Really? I don't know. Narinig ko lang parang type daw siya ni Chris, I don't know. Ay, ganun. But I know they're friends. Pero grabe naman, ano? Parang, ano naman. Okay, by the way, sa ating mga listeners, ayan, patuloy pa rin po kaming... binibigyan namin kayo ng chance na manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Kaya patuloy po kayong mag-text. I-send lamang inyong greetings or messages. 0917-798-8910. Again, 0917-798-8910. At ilagay ang inyong buong pangalan at ang inyong address. And again, magkakaroon kayo ng chance na manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Ako, Tony, nakalimutan natin congratulate. Ooh. Tag-announce na kahapon ang big winners ng... Before that, okay. No, sige. Bago ang lahat, tayo po ay mag-time check muna. It is now... 3:46. This time check is brought to you by Aiku. Get cool with Aiku. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, it's videoke night. No entrance, no minimum, and 50% off on drinks all night long. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusitani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. Kuya, next time, ikaw na. Alam mo yan. Alam mo na yan. Ayan ang ating big winners. Oh, big winners pala. Diyos ko, di ba? Dapat pala. DeLoreans. Muntik nating makalimutan. Uh-huh. Okay, kagabi po ay in-announce ng big winners ng PBB. Okay. Ang mga nanalo po no, para sa teen edition ay si Jimboy Martin.
siya ang nanalo as big winner. Okay. Okay, at ang syempre, ang second ay si Miho Nishida. Ito'y taga-Australiang bata. Okay. At siya'y nanalo. So, congratulations sa inyong dalawa. Ang cute nito. Ang cute nitong si Miho. Maiho, I don't know. Tapos ang Japanese ba siya? Oo, at ano ba ang ginanap ito? Ito yung ginanap sa Legazpi Albay. Doon pa ginanap ang for finals. For ano, maybe for Yolanda. Maybe, yes. No, Bicol to. Ay, Albay. Alayo. Legazpi. Kung saan naman yun, volcano po yon. Mahina sa geography ang... Nakakaloka ka, Tony. Oo. So, siguro tuwan-tuwa ang mga taga, ano, Legazpi. Yes. At doon ginawa ang finale ng PBB, ano? At ito ha, at ito. Ang nanalo naman para sa regular, no? Na winner ay si sino to? Tong girl na ano siya, single mom. Okay. Si Yulona. Siya ang nanalo ng 1 million pesos house and lot at Asian package tour for two. Uh-huh. At ang kanyang second big winner ay si Tommy Esguera na ito ay laki rin sa ibang bansa. Actually, hindi siya marunong mag-Tagalog. Ooh, okay. At naka-developan yan sa loob ng bahay. Talaga? Naging mag-boyfriend-girlfriend sila bagong lumabas. Mm-hmm. Pero alam mo naman, pag minsan nasa loob ka, wala ka ng ibang oo, makita. Oo, no? Alam mo, parang kasi dangerous. Kasi kahit may relationship na sa labas, no? Oo, parang naano ko na parang, bakit kayo dyan? Oo. Kasi like Tommy is good-looking din, and the girl also. You know, dapat, dumabas muna kayo. Oo, bago. Especially if you're entering the world of show business. Yes. You will be meeting so much. Uh-huh. Diba? Mm-hmm. Well, I guess it's part of the rating, no? Na kailangan may ganun. Yes. Para. Nako, PBB. Ayan at po. At ano ba, meron pa nga dyan na parang ang sinabi nga dati na ginaya ng PBB, ang ALDAB. Oh. Yung mga values na tinuturo. Ay, talaga, sa mga ligawan na yan, nung sinasabi ni Tommy na gusto niya ligawan to si Ilona, ay meron ding mga task na pinagawa sa kanya. Parang ganun, ginaya. Ah, so parang... Oo, yung parang patunayan mo kung gaano mo kamahal, ganyan. Sino? Si Big Brother. Oo, parang ganun. Tapos merong mga housemates na pwedeng magbigay ng ano kay Tommy, kung ano daw gagawin. Ano, may contract siya sa hair. Because this guy's long hair. Meron siyang endorsement. Salon. Na siya ay may kontrata. Uh-oh. I don't know if it's salon, pero you're not, hindi niya pwede patulin ang kanyang buhok. Long-haired man. Mm-mm-mm. Ang nangyari, merong isa doon, dinair siya, kung mahal mo si Ilona, at seryoso ka, putulin mo ang buhok mo. Pinutol? Gupitan mo. Pinutol? Ginawa niya. Ooh. No, ano stand mo dyan sa palagay mo? Sige, ano yun? Sa palagay ko? Oo. Showbiz. ako naman na feeling ko doon, you know. A man should not... Pathetic. You don't dare a man to do something like that just to prove her love, his love for the girl. Ako kasi sasabihin ko, ako yung girl, sabihin ko, wag niyo paputol ang buhok because I want a man who honor his word. Yes. Nagkontrata siya na hindi niya papaputol. Oo nga, so hindi niya yun? Dapat paputol. It's a man's word, right? Mm-mm-mm. May kontrata ka, you honor it. Oo. Pinutol niya. Oo. I remember Eric's cousin, yung gagawin pala doon, ano, di ba yung mga hair sa commercial, di ba, papaikli na paikli. Baliktad pala yung sinushoot. Mahaba muna. Tapos, ika-cut, diba? That's the way it should be. So, hindi siya pumayag, imagine. Ayaw niya kasi niya. Pakat. Oo. Pero ganun talaga sa shoot, yung mahaba muna. Yeah. Tapos pa, paikli ano, ng paikli. Para pag, ano, grow na daw yung hair. Yes. Sa editing nangyari lahat yon. Ako para sa akin, ayun, nakakalungkot naman. He has to cut his hair. And the one, ako sasabihin ko, sino ko nagde-dare sa akin? Hindi siyang humihiling ikaw. Ba't ako susunod? Just to prove? No. That's not the way. Hindi, napakababaw. Mababaw for you. Mababaw sa akin ang patunayan ng pag-ibig sa ganyan. Through cutting ano, cutting the hair. Na may kontrata. Na may kontrata. Alam mong trabaho eh, no? At ito, nakaka-windang. Ilang buwan na nga bang preggy? Sino? Judy Ann Santos. Hindi, ini-imagine ko lang. Kung ilang buwan. Kasi naman, look at her stunt. Stunt talaga. Nag-exercise pa rin talaga siya. Imagine. Ma-exercise talaga si Judy Ann. Yung nakastand gamit ang ulo. Ano ba tawag? Yoga. Headstand. Ayan. Ako nga ngayon, hindi ko magawa. Pero diba? Pero ibig sabihin malakas siya. Yes. Pero ibig sabihin malakas siya. Because very not nice. All. Very yung nice. Ibang babaeng gawin niya, baka malaglagan sila. Yes.
Wag naman pag, gayahin sana ng lahat. Tanongin nyo muna ang doktor mo. Oh, pag hindi ka daw sanay naman talagang mag ano. Wag, oo. Kasi baka biglang magsisi. I think Judy naman ay talagang strong and healthy, no? And I guess para mapagawa sa kanya yan, na pinayagan ng doktor, ay ibig sabihin magandang kapit ng bata. And it's a bad idea kung ngayon, kung kailan ka buntis, tsaka ka magsistart ng exercise regimen. Correct. Pero kung part ano of naman, you na. Oo, part of you na. Pwede na. Kasi may nakita naman ako, parang ano siya, athlete tumatakbo talaga tong taong to. 8 months pregnant na siya. Pero months. Ewan ko ha, ako siguro pag nakita ako ng buntis na tumatakbo, pipigilan ko. Pero siya grabe talaga. Buntis siya, tumatakbo siya. Swollen belly, talagang nagana siya. Ah, really? Siya. Okay. Iba pero na dahil runner ngayon. Siya, kasi nga ano siya, athlete na talaga siya. Hindi kaya pagkitakbo ka ng takbo, no, may ADHD na yung anak mo. Parang pagpanganak pa lang niya, gusto niya na gumalaw. Yes. Diba? Oh. Hi to Eric. Ayan. Hi to Eric. Nakihay eh. Oo. Hello people. Hi everyone. Okay, at ito. Oh, Peachy, Angelou, ayan. Ang mga ka-TGIS world ko nung ako'y bata. Ah, yan ang panahon mo, yan, no? Yan ang panahon mo. TGIS, sino Wax? Mm. You know him? Si, ano, si Bobby. Bobby Andrew. Na NTRCB na siya ngayon. Ah, what do you mean? Board na siya board. Ng NTRCB. Board, oh, okay. Ayan, Angelou De Leon, open to having another baby with husband. Nagulat naman ako, kala ko Wawi Rivera. Mm-mm. Ayan. Di ba tuntuwa siya na ano, nagkaroon siya ng family, no? Yes. Because alam naman natin love life ni Angelou. Yes, medyo, ano siya. From another... And then, yeah. Di ba nag-anak siya dalawa from different men na parang sila sabi, eh, naku, paano si Angelou? There's ganyan. Chance. And then there's this man who came along. Uh-oh. Born again sila, no? Oo. Ngayon. Angelou's sharing, di ba, sa church. Mm-mm. Ayan. Tapos meron pa siyang dalawang ano business. Mm-mm. Na minamanage niya. Oo. Pero sabi nga niya, late bloomer siya sa pagnenegosyo compared with other... showbiz people. Okay lang yan. Natututunan naman yun. Nakakatuwa, no? Yung mga artista, talagang nag-open sila ng business. Kanya-kanya. Oo, pero meron namang iba na biglang mag-open ng business, nalulugi. Because nga, if you're not ready. Mm-hmm. And minsan kasi ang iba, sasabi na, magdinegosyo ako, papabayaan nila. Yes. Kung gusto nyo ng gano'n, mag-franchise na lang kayo. Uh-huh. Para meron taga... Lesser, ano? May taga-ingat. Stress. Oo. Yung iba kasi parang gusto ano, nila, magbubukas sila ng ganito, ganyan. Pero mahal. And then, syempre, may pera naman sila. Kasi bagay. Ang problema niyan is, kung meron, no? Kasi meron talent ang pagnenegosyo. Yes. Diba? Hindi naman lahat ay pwede. Naniniwala ako dyan. Eh, habang bata pa lang, dapat nag-start na. Oo. Yung may hilig, diba? Yes, natututunan. Tsaka talaga, so, commitment yan. Sometimes it runs in the family. Commitment. Pagbibusiness. Mahirap magnegosyo kung wala ka dun. Yes. Mm-hmm. Oo. Totoo yan. Sino nga ba'y narinig ko? Ayan, si Pokwang din. Sabi niya, gusto niya magtayo ng isang, I don't know if it's restaurant ata. Mm-hmm. Pero sabi niya nga, kailangan kasi si totoo. Si Marvin Agustin. Marami yes, na restaurant. Si Kian, si Priyano, nagbukas din. Talaga? Si Ogie Alcacid, di ba? I didn't know na sa kanya yun. Si Richard Yap. Napanood ko lang ano. Mm-hmm. Richard Yap. Yan, malapit dito. Inimbita niya na kami doon. Kamain okay. Kami. Sarap naman. Wow. Ayan. Okay. Meron pa ba tayo dyan? Mga ibang showbiz? Oh, nasabi mo na nga eh. Mahirap talaga pagkakawikin lang. Who's your favorite, ano? Who's your favorite actor and actress? Pinay? Mm-mm. Biglang wala. Wala akong gusto. Hindi naman walang gusto. Uh-uh. Ang hirap sagutin. Oh, di ba? Parang ang gulo, di ba? Nahirapan ka. Kasi ano, ang dami. Ang dami. Sobrang dami nga ngayon. Ang dami kasi ano, ang daming talented. Ang dami kong gusto bilang sa character. Ang dami kong gusto na sa pag-arte. Mm-hmm. May ganun eh. Alam mo, dami nga nagsasabi. Tina Rodel, yan lahat na. Parang nagtapos na nga daw ang tunay ng mga artista panahon ng 80s. Talaga. Doon natapos. Yung tunay na artista. Na mga ako, tunay na artista. Coming from Queen Rodel ito ha, na talagang sa lahat din, sa iba niya, rin. And even me, because ano, you know why? Panahon na to ay walang tinatawag na text booting. You're being discovered. Yeah. So for you to be discovered, there's something in you. Ito yung mga artista makikita mo, yan yung mga medyo humble. Ha? Yan yung mga hindi nagyayabang. Yes. They were trained well. Mm-mm. Dumating na kasi yung panahon ng mga lalo ng late 90s, di ba? Na parang dumami sila ng dumami ng dumami ng dumami. Mm-hmm. Yeah. Kaya medyo na, the quality control din yes. Siguro. Na over
Sumobra. Ano na rin. And nananalo sa mga contest, sa text votes na, hindi na sa talent. At ito pa, yun nga, speaking of talent, minsan dahil may... connect. May mukha. Artista, peg lang kasi. Hindi, okay lang yun. Diba? Because part of being an actor, mukha naman talaga unang nakikita. Hindi yes. Na. Pero ang problema lang minsan, uh-huh. Yung mga magko-contest, na hindi katulad noon pag sinabi mong tawag ng tanghalan ay talaga naman, hindi ba? Uh-oh. Judges na matitindi ang tumitingin sa'yo. That's why, siguro kung text, baka hindi nanalo si Nora Honor. Dahil yung itsura ni Nora Honor noon ay hindi talaga pang artista, no? Hindi ganun. Pero ngayon, talagang makikita mo, no? Talagang puro text votes ang lumalamang sa pagkuha. Yes. Ay, nako, may mga Texas pa tayo. Pero nagulat lang ako. Nasa Nueva Ecija pa lang aking Tita Cousin. Hello, Tita Cousin. Hi, Ate Ana Ross again. And to JP Zulueta's family. Hello po. Sa lahat ng mga Nueva Ecija. Naririnig hello tayo. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mm-mm. At ito from Ponte Reyes of Calamba City. Meron siyang gustong idulog. Okay, pakisabihan naman po. Anchors of Another Network. Okay. Not so funny, but nakakairitang, can we mention the name? Nakakairitang Mark Logan. Okay, dapat di siya biased by announcing on national TV na hook siya sa On the Wings of Love. Unfair yan sa iba pang mas maganda at mas mataas na rating. Like Tanga Coin Provinciano na parehas namang ABS. Ah, napaka-unethical ng pamhintang. What's that? Hindi ko na... Parang sa sanya, you're endorsing so much and you're just saying, parang ginagamit mo ang iyong position, no? Yes. Or kung meron ka mga segments, mm-hmm. para lamang sabihin na i-promote ang isang favorite mong... Oo. Hindi, parang ano kasi daw siya, bias kasi, ayun, hook siya sa On the Wings of Love. Ayan. Siguro pinuri niya na pinuri, di ba? Na ito ang pinakamaganda. Tapos hindi na napansin yung iba. Ayan, yung hindi na na-mention yung iba pang ano. Siguro siguro favorite ni Ponti ang pangako sa Provinciano. Anyway, ayan po. I'm Miss Belitz. It is now 4 p.m. Oh, okay. So we're ending na pala. Galorians, maraming salamat. Sa mga nag-text po, sa mga Galorians, maraming salamat po ngayong hapon na ito. At Rodel, kung saan ka man naroroon na naman. Oo. Sa mga Galorians, ito po ang inyong Diyosa na dati pa rin na si Palita Peralta. At ako naman po si DJ Tony Muli. Isang magandang hapon ng Showbiz Galore! Ano nga ba ang latest sa Showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Ang himpilan ng bawat Pilipino.